May pupuntahan po ang team mga Kagandang Buhay na limang Carabao. Tingnan po natin sa mga farmers na ito na binabinta po sa atin. So tingnan natin kung maganda po ang presyo. Dahil ang pamimili po ng Carabao mga Kagandang Buhay, mas maganda talaga pag farmers ang ating binibilhan. Ayan, sundan natin. Ikukumbuy po nila tayo. Sundan po natin sila, mga Kagandang Buhay, para mabili natin ang kanilang Carabao. Malayo ba kabiyahe? Lapit lang. Oh. Okay. Oh. Yan, marami tayong mga bata-bata. Ano sila? Sama? So, ilan daw piraso kabiyahe na Carabao? Lima? Lima daw? So, tingnan natin. Medyo malayo pa siguro. Naku, at gutom ka na ba, Cass? Gutom ka na? Ito ang buhay ng negosyante, mga Kagandang Buhay, no? Kutoy na ba akong tiyan, Nalon? Kutoy na. Oh, no! Oh, gutom na ko? Gutom na ko. Pero ganito talaga ang buhay ng mga negosyante po. So, paso sa kaon. So, lipas gutom po tayo. Dahil, ano oras na? Alas 12:31 na. Galing kami sa stockyard at... Saan yung Carabao niya na eh? Tingnan natin yung Carabao niya para pagkatapos po ng transaksyon, makakain na mga Kagandang Buhay. Ano, baba na si Kabiyahe. Arangkada po ang team Kabiyahe. Ha? Gutom, gutom na po. Oh, hello po. Sa'yo po yung Carabao? Boss, sa'yo yung Carabao, boss? Oo. Oh, farmers. Farmers. Natin. Ito pala ang ganda ng ano niya dito. Oh, pasilungan ng mga Carabao. O ito. Ito na. Kani? Oh, perde? Kani? Sige ka rin. Bukit na. Yan. Karo lang, mabot. So, meron na pala kaming nabili sa'yo, boss. Kumulang sa timbang. Hindi nakapamasahe. Aww. Oh, sa bundok daw kasi maraming sapa dito. Mabigat siguro ang karne. Ano eh? Puro Manila kidong. Oo. Okay, tingnan natin. Lima, kabiyahe, lima. Oh. Lima kuno na yun. Unsama yung pagpresyo na sa usahon o tananin? Pwede po tingnan mo. Pwede po sa gusto ta. Mga pagusto na kaya. Ayun o, no, pari-pariyo lang ang dag ko. Ha? Lima kapuno ito, malunang. Ito na itong... Pila man yung imuang baligya sa lima? Huwa madas putoy. Ani, yung limit lang. O, patanaw na yung kabiyahe. Di wala, hindi ko ganun, kaya wala siya. Pero tawagan sa ito. Nandito ni Lon, amoy lang ito, Lon. Ito po, Kabiyahe at Nalon. Unti-unti, dumadami na yung mga suki natin. So, kagaya nito ni tatay, oh, ini-invite na tayo dito sa ano niya, sugahan niya. Siguraduhin mo, Kabiyahe, huwag ka malulugi ha. Kasi yung una niyong nabili sa kanya, nalugi kayo. Ay, si Nalon. Hindi nakapamasahe. Walang tao pagkuhana ng isa. Ayan, Kabiyahe, magkano yung ano mo niyan? Pwede nga siya kanya. Sa kanya na boss, gusto mo ako tubawad, boss? Ala kayong dalawa. O, ayan na, mga Kagandang Buhay. Bundok daw ang ano nito. Sila muna papresyuhin mo, Jer. Tsaka i-analyze natin. Sila ang papresyuhin mo kung ilan yung lima na yan. Yun ang magandang gawin. Gutom ako, sinalon. Busog. Oh, 385 ang kuno ng lima. Bilira mo na. Ha? Tansyahe na lang, sumaha. Sumaha ko no. Uy.
Ay, bili pa kada, sige na lang, ayaw na. Ha? Nani? Ya. Yeah. Di man tamanalo anak nga presyo ha. Di man ini dako kayo. Bili pa kada. Oh. Ito. Alika dito na lon. So na lon. Estimate natin dalawa, 385 daw ito. Tingnan nga natin, isa-isahin natin. Oh. Kami nang pumunta doon sa ano? Tag-77 man ang isa ram? Oh, 77 ang isa ang ratio. Isa-isahin natin. Parang mahirap ito. Mahirap ito na lon. Ito, tingnan talaga natin yung pinakamataas na pinakamataas na nating estimate. Ito, parang ito yung pinakamaliit. Diba dong? Ito yung pinakamaliit. Katong usa ram. Katong usa tunga. Kani, puro mga laki. Hugot kayo, hindi tiyanan na lon. Hindi tiyanan eh. Kani. So, sinta raman niya akong tanaw din eh. Ikaw. Landry din ito. Juan? Yeah, okay raw. Ikaw. Kana, sakto ram. Ah, sakto? Kapin pa sa sinta gamay. Oo. Kare. Kani. Mga... Kani, pinakaano na lang ganyan, 65. Ikaw. Kana, 65. Oo. Hindi mabatuan eh. Dako lang yun ang presyo. Kare mo dako-dako sa? Oh, kare medyo gamay-gamay ini oh. Kare mo dako-dako. Kare. Ito yung pinakamaliit. Kare mo yung pinakamaliit ang kana? Parang bilog? Bilog? Dalawa? Kare mo dako-dako. Kaya ang sumada ni Kabiyahe dito? Pila ni? Lima. Lima? Pila man, pila? Hmm? 1,300 yung lantaw. Sa lima ka kilo. 1,300 kilos? 1,300. Kani ko nung lima? Eh, times mo ko no, cash. 1,300. Times 275. Nana. Kuagasto. 357. Tag City Mill. Ganyan. Si Boss Rapanyo, anak? Ko, Boss. Budlay, budlay, ano, may... Oo. Oh, 35,000 ang, ano, ang pabasahe. 7 times 5, 35,000. Hindi na pwede bilog, sir? Bilog? 300K? Malaking lugi. Oo, kasi yung pabasahe namin ito, 35K kagad. Mga 320 siguro. Ay pala kayo. 16 pero. Ha? Ah, wak na siya. 70. Surrender, sir, surrender. 320. Wala na last price na ito. 320 lang yung persa. Kasi kung magbenta lang siya 360, makapamasahe mga 350. Kasi 35,000 man. Dapat 355 man iyang matutal. Puro sulit man dong, puro sulit man. Puro sulit man na dong. Kani mahal na po sa 60 po. Hindi ko pa dito anak ha. Mahal sa 60 po. Puro sulit. Oo, pero sulit man ang presyo dong. Hindi man ta makasobra. Sulit. Bisan makapamasahe lang. Oo. Sulit daw na loan, pero sulit man presyo. Sulit pong presyo. Tag 70 ang presyo. Oo, hindi. 70 pila may gigawa. Hasta lang ta 320 na loan. 325 han yung boss ganit, ma'am. 325 hanyang boss. Kasi, kasi kung buminta ito ng 355, 35,000 kaagad yung ating pamasahe. 325 hanyang boss. Ang amin lang estimate yung makapamasahe lang, bro. Makapamasahe lang ang aming estimate dito. Ito yung pinakamaliit. Ito medyo malaki-laki ito. Okay to sa 60 plus. 350 ko yung maligya. Hindi, hindi gid kaya. Suicide ka ni? Suicide ka, hindi man gida dako ang ngayop. Tag 60K lang gid man gani na, kuridas.
300k lang gid gani tani na sigurado ka gid nga makapamasahe. 300k. Pero pila na imong tawad, Jer? 325 lang ba? 325? Oh. Ay, hindi lang piliton na lang. Ay, wala lang. Piliton na lang. Kas na lang. Hindi lang piliton. Hindi na lang. Jer, maura na gid, Jer. Kay kung... Di ni budlay man, lima kabilog, malugi ka. 320 lang gid man gani ako tanaw. Pagawas ko are dong. Pagawas ko no. Oh, 65 man ang ratio pag mag 325. 65,000. Huwag kami mabilin, boss. Pabawi aman kami, boss. Oh, pagyod. Kaluoy, gid kami mga biyahiro. Silang pagpilit kung ano ay... Oh, di man gid. Pag 65 niyang ratio, ang iba makabot magig 65, pero ang iba hindi man. 60k lang gid ang iba. Nahihirap po mag ano, padalos-dalos ng price. Gusto po niya ay 360,000. So, mahirap pong manalo sa ganyan. Mahirap. Si ito, 60k lang man bilhin ko dito. Yung iba doon, maka 65. Hulog yung iba. 370. Oh, meron pang maliit doon. No? 55 lang ang tingin ko. Hulog. Hulog na. Mahalagas. Mahalagas. Oh. Nalon! Sige. Okay na, nalon, ah. Eh, gutom na ko. Murang madako man ang hayop kong... Mahal na dam. Mahal. 355 na nyo, bossing. Ha? 355 na nyo. Magkamahal, anak. Jer, Jer! 325 lang git ko, Jer. Kao na ta. Parang, ano pa si Roger na malikbata. Yan ang pinakamalaki, Jer. Yan ang pinakamalaki, dalawa. Dalawa lang pinakamalaki. Dalawa lang yung papasok sa 65. Sipin mo mabuti, Jer. Pila gini yung gusto? 360? Matilis yung puro yung gini. Ay, good line na na, Jer. Divide mo, Jer. 360, Jer. Divide by 5. O, 72 na na, Jer. Magumustili na ka, Jer. 72 na na. Hindi man gid sila dako. Pero katang uban, di na madala, boss. Kaya labing taas na, 6. O magkatas taas, 6.5. Looping mo na sa mga 6.3 gano'n na. O. Kato-kato siya. Sipin mo, 72 na yan. Kada isa. Mahal na kayo, Jer, oy. Kao na ta, Jer. Gutom na ko. Tara. Oo. Hey, boss. Tara. 72 man ang ratio, boss. 72 man ang ratio. Di namin kaya. Sports lang, ah. Isun na kaya na. Mahal di kaya, kaya, di kaya. Nagbigay lang tayo ng pagod niya. Mahal na kaya na. Mahal na kaya na. Mahal. 72 na ang ratio. Samantalang merong mahuhulog nun. Kato ko sa ano, mas 72 ito mapalit. Oo. 55k lang nga ang yung isa ang aking ano na nun. Ang aking tingin. Sila ba? 55 lang yung isa na yun na nakatali sa may poste. Tinukot? Oo. Labing taas taas, 657? Oo. Totoo yun. So, ayan po mga kagandang buhay. Katatapos lang po namin kumain. So, ganito po yung naging calculation namin, no? Kami ni Nalon, similarity po yung tingin namin sa hayop. Si Kabiyahing Roger po, mukhang na ano siya, na mata-mata siya doon. Pero ang sinasaisip ko kasi na sa mga pamilya namin mga kagandang buhay, halos hindi po kami tumutubo doon sa mga 70,000 plus noon, Alon. Hindi tayo, medyo nahirapan po tayo na kumita. So mostly nang kumikita namin ay yung mga 50 plus lang, 40 plus, ganun po. So kami ni Nalon kanina, ang estimate namin, nung una pa lang sinabi ko kaagad, 320,000 lang ang presyo. Tapos ang ano kasi, benta kasi sa amin ni Kuya ay 385 ba yun? 385,000. So kami ni Nalon yung una, diba, na
nag-estimate doon sa mga hayop. Tapos yung estimate namin ni Nalon noon ay malaki talaga yung dalawa. So pwede yung Nalon maging 73. 73 yung dalawa. Tapos yung pangatlo medyo maliit-liit doon sa dalawa, 70,000. Tapos yung isa medyo maliit yon, 55. Tapos yung isa is 59,000. Ayan. So, dinagdagan na lang po namin yung 320 na yon to make it 330. Kasi nga, inisa-isa namin ni Nalon na i-estimate. So, ngayon, ang estimate namin sa karne, para makapamasahe siya, is 1,350. Kasi nga, sabi ng isa naming sumipat-sipat din doon, nasa 1,300 lang daw. Pero sabi namin, kaya pa naman kahit mag-1,350. So, kung 1,350 times 275, aabutin yun na 371,250. Minus natin yung 7,000 times 5, 35K, magiging 336,250. So, tamang-tama lang po ang sipat namin ni Nalon na maging 330,000 yun. So, may tubo tayo nun kada isa kasi may, ano pa siya, may sobra siya Nalon na 6,250. Mahigit din 1,000 yung tubo natin sa bawat isa. Plus nakapamasahe pa siya ng 7,000. So ang sipat naman doon ni Kabiyahe mga Kagandang Buhay, kung kami po ni Nalon ay 1,350 kilos, sipat niya is, ilan niya yun Nalon? 1,450. Sige, sa calculation natin na 1,450 kilos times 275 is equal to 798,750. I-minus natin yung pamasahe na 35,000. Magninet lang siya ng 363,750. Ay yung tawad na ni Kabiyahe ay 355,000. So napakalapit po sa pagkalugi. Kasi 355,000 ay kung mag 1,450 yun, pwedeng kumita ng 363 minus 355. Kunti lang, nasa mga ano lang, 8,000. Ay, paano kung hindi umabot ng 1,450 kilos? So, malaking risgo. Kasi, bibili niya ng 355,000. Kung sa dress weight naman po ng karne, dapat makaratio nun ang sipat natin na loan, sipat natin na 1,350 kilos. Kung i-divide natin sa 5 yun, dapat mag-weight yung hayop ng 270 kilos. Kaya ba yon? Kaya, tundag ko ng pinukatunggag may dikabo. So, kaya daw yung malalaki, pero yung maliliit hindi aabot, so 270 kilos. So, medyo risky talaga. Kasi, halimbawa, may maliit kasi, kung yung dalawang malaki mag 290 kilos, yung tatlo ay bababaan natin, ano rin, basta 270 kilos. Then, siyempre, kung mag 290, dapat maging 250 rin yung dalawang maliliit. Mahirap ba? Mahirap maabot. Mas lalo na kay Kabiyahe Roger, pag binili niya yun ng 255,000, ang ratio bawat hayop nun sa dress weight natin sa karkas, 290 kilo each. Kaya bang habulin nun yung bawat isa na makapagtimbang siya ng 290 kilos? Itong dalawa siguro, pero itong tatlo na kahit niya daw. Yung dalawa lang daw na yun na malalaki, maaring abutin niya yung 290 kilos, pero yung tatlo, mukhang lulugi doon si Kabiyahe sa 355,000 niya na tawad. So, kanina medyo uminit na yung ulo ni Kabiyahe, pero mahirap talagang tamaan pag malalaki na ang tamanyo ng kalabaw, lalo na po kung yung pagbinta ay isahan lang, lima sila. Estimatein mo lima. Maganda pa yung pamili natin tig isa-isa lang, di ba? Mostly yung nabili mo na lang ng mga tigdalawahan, tatluhan, nalulugi ka. Oh, doon sa malalaking kilo ng kalabaw na may partner, panalo ka. Pero, bagsak ka naman doon sa maliit. Aww. Kaya, tayong dalawa kanina, talagang hinarangan na natin si Kabiyahe. Kasi mahirap eh, mahirap. Malayo yung ating biyahe, tapos malulugi. Kasi, dinibide ko kaagad yung 355 niyang tawad. Kailangan makareach talaga ng 290 kilos yung mga kalabaw na yun. Sabi ni Nalon, matigas daw. Oh, no. Mahirap daw maabot yung 290 kilos. Sa atin dalawa, pag i-dinibide, 270. Oo. Pero hindi pa natin yung sure kung tutubo talaga.
So kailangan medyo malalim-lalim talaga. Kung ako nga, kanina tinawaran ko na kaagad ng 320. Oo, medyo makapamasahe talaga yun pag binigay sa atin ng ganun. So ayan po kasi, ang pamimili po ng kalabaw, kailangan samahan po natin ang strategy. Kung nakita nating hyper yung kasama natin mamili, kailangan meron pang sasalo na iba na ma-analyze ng mabuti yung price. Ayan, hindi naman po sa nagbabara tayo na loan. Magiging sigurista lang tayo para yung pagod naman natin ay mabawi natin. Hindi naman hinihingi yung ating hirap, malaki ang puhunan, tapos ay hindi sigurado nakikita tayo. Okay ba sa'yo yung ating discarding dalawa? Ako'y nagpapasalamat sa'yo at binigay mo yung best mo na makakalculate natin talaga yung karkas. No? 290 kilos yung bawat isa kay kabiyahe. Napakahirap yun sa ganun tamanyo. Kahit sabihin pa nilang napakalaki yung hayop na yun, pero marami na kasing tamanyo yung nabili natin, 73. Parang hindi umaabot ng 300 kilos na lo, no? Nahihirap, no? Ayan. So, ano na lang tayo? Bawi na lang tayo sa mga stockyard talaga na masipat natin yung mga hayop na isa-isa. Ayan. Di naman ako nagsasabing expert. Siyempre sa tulong naman ni Nalon at sa tulong kanina ng nag-estimate din na kapwa natin ni Gusyante. Mababa nga yung estimate niya, no? O, 1,300 lang pala yung estimate niya noon ng kilo. O, mas mababa pa pala sa amin. Oo. 50 man itong gidagdag siya ang 1,300. Oo, 1,300 lang yun pala ang sa kanya. Nagdaga natin ng 50 kilos. So, ayan po mga kaganang buhay. Thank you po at sinamahan nyo rin kami mag-estimate sa limang baka na yun. So, sports lang po mga kaganang buhay. Sports lang kami. So, kung hindi talaga, kaya naman na nilang ibenta yun bukas sa ano, sa stockyard. So, tingnan na lang natin kung mabita din nila ng 255,000. Basta tayo, hindi na tayo papayag na bibili ni Kabiyahe doon. Kahit na medyo magalit siya sa atin. Okay. O, ayan tuloy si Kabiyahe. O, hindi na kami pinapansin sa aking explanation. Tinulugan na lang kami. Huh? Kabiyahe, dito na tayo. Wait na.